Pumalo na sa mga 21 hanggang 22,000 ang mga turista ang bumisita sa Boracay nitong Semana Santa. Lagpas yan sa itinalagang carrying capacity ng isla. Dahil dyan, ikinaalarma ito ng DNR at pinagpapaliwanag din ang pamalang lokal ng Malay. Sa nangyari, si Claisel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clay. Halos magkapalitan na ng mukha sa isla ng Boracay nitong Semana Santa. Siksikan at punong-puno kasi ng tao sa beach. Nitong April 14 at April 15, pumalo sa 21,000 hanggang 22,000 ang bilang ng mga turista. Lagpas yan sa 19,250 na itinakdang carrying capacity ng isla. Ikinaalarma ito ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Jim Sampulna. Sa dami ng tao, baka di na makontrol yung mga lahat ng tinatapon doon, lahat. So, number one. Number two is, alam mo, that Boracay is only made of corals. Coral ang foundation yan. Maraming sinkhole yan, yung island na yan, baka bumagsak. 2018 ang ipasara ni Pangulong Duterte ang Boracay dahil sa labis na polusyon, dulot ng mga negosyo at turista. Para matiyak na nasusunod ang environmental laws, sa April 28, i-inspeksyonin ni Sampulna ang ongoing rehabilitation sa isla. Magsasagawa rin ang water testing at impact assessment at kakausapin ang Malay local government. Sa may terminal nila, bago ka makasakay ng barko, nabibilang na yung tao pumapasok. This is a matter of management and control. Pag namanis ng local government ito, I don't see any problem there. Bukod sa DNR, pinagpapaliwanag din ng Tourism Department si Malay Mayor Floribar Bautista. Aminado naman ang alkalde, hindi nila inasahan ang bugso ng mga turista. Sa kabila nito, naniniwala siyang naging manageable ang dami ng mga tao. Inirekomenda ni Mayor Bautista na itaas ang carrying capacity ng Boracay na makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya. There's almost 120,000 square meters, ma'am. Mm-hmm. Divide mo yung sa 19,000, yun nga ang sabi natin carrying capacity. So, ang laki-laki ng spacing na bawat isa for 2 years. So, talagang naghirap kami. So, of course, sa pagmaraming turista, talagang mayroon kaming economic recovery. Pag-aaralan daw ito ng DENR habang ipauubaya ng Department of the Interior and Local Government sa eksperto ang usapin, pero giit ng ahensya. We will be calling their attention. Kailangan ipulumi nila yung lahat ng mga hotels doon at pag-usapan kung paano may implement yung carrying capacity of the island. Kasi very important na ma-preserve natin yung development ng isla. Samantala, pinag-aaralan ng Boracay Interagency Task Force na maglagay ng real-time at centralized information monitoring system para malaman ang dami ng mga turista sa Boracay. Sa mga ports natin and sa airport, makikita na nila kung ilang turista ang meron sa isla real-time. Claisel Pardilla, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.